Bago maging uli ang lahat, sikapin o gawin ang nalalapat para sa mga mahal natin sa buhay. Abutin ang kanilang mga kamay kahit sa uling sandali, ipadama at iparamdam sa kanila na mahal-mahal natin sila at di na natin pagsisiyan sa bandang uli na di natin nagawa habang buhay pa sila sa piling mo. Kahit anuman ang ating lahi, mga kabrad, huwag magatubili na tanggapin o mahalin kung anuman sila hindi nadaanin sa karasan dahil hindi ito maging sagot sa problema na kinakaharap natin sa buhay. Magpagalang kung ano sila at bigyan ng magandang pakitungo sa bawat isa, tama na sa akin at pakipagkapwa at maging isa sa buong sangkatauhan. Asyano, Kano o Afrikano ka man, sa Diyos tayo ay pantay-pantay. Mahalin ang bawat isa, ating tandaan, isang amen, sapat na kahit hindi na mag-subscribe na. Take my hand, walk away, talk away, feel my love, I'll stay beside be the one. Now you tell me everything, you're the one. There is more than anything. I love you more than you ever know. Love you more than you ever see. Tell my heart you never show. Love you more than you ever know. Noong may isang linggo sa bagong kampanya ng season 2020-21, ang video patungkol na karang pagraranggo ng 10 pinakamahusay ng mga NBA shooting guards si Devin Booker na nauna ng Phoenix pabalik sa playoffs na pinatag ang kanyang sarili kaya napabilis siya dito. Si Paul George pamirma ng deal na bagong $226 million lead na back-getters. Bradley Beal ay mayroong bagong partner si Westbrook. Backward kaya tutok lang po at tingnan kung saan ang bawat isa sa top 10 two guards sa liga na ay nakaranggo. Sama si Chris Paul, Danilo Gallinari, Dennis Schroeder at Steven Adams sa lahat ay lumipat sa ibang kuponan, ang Thunder ay official na nakatuon sa inaharap na ibigay nila doon sa ibatang penom na ito ang masusi sa palangkesa. Pagkataon niya na magkaroon ng maging OKC first scoring option, magiging isang natatanging hamon para sa maaga niyang karera na makatulong sa 22 taong gulong ng pag-unlad ng isang talento sa dekalibre na All-Star. Ang Canadian ay isa sa may pinahusay na manlaro noong nakarang taon at nakatangnayan na niya na isang malagang presensya pareho sa ends of the court. Maraming talento sa wing at off the bench para sa Brooklyn ay maaaring mga X-Factor na. Siya ay isang manlaro ng patuloy na pinagbuti taon-taon tulad ng sa kanyang ika-apat na panahon sa mga Nets. Ang kupunan ay powerhouse na may malusog na Kyrie at KD ay mukhang sumpang na nakakatakot na. Ngunit kapag isa na lang alang mo na mayroon silang isa pang elite shot creator sa kanya bilang isa pang scorer, ay makakatarungang tanungin kung ang kupunan ng 2021 na ito ay hindi na matatalo. Ang roster na pumapalibot sa kanya sa mahihaing bayan ay puno ng mga malalaro, naghahanap pa rin ng mga panahon na makawala. Scoring niya ay umabot sa elite level, isang bagay na di maintindihan at di na napapansin sa kanyang malaro. Barahil dahil siya ay dalawang beses slam dunk contest champ. Siya at kung gaano kabuti sa 3-point kumagawa ng 37% mula doon, ngunit kailangan niyang bumuti sa depensa. Siya ay isang tatlong antas na scorer na offensively at nalapat na sa isang panalong sitwasyon ng walang duda, isang nangungunang walong manlalaro sa kanyang posisyon. JB, isang malakas na may impact na defender.
na maaaring parang ilak ang mga kalaban sa mga pang-isang sitwasyon. Hindi napansin ang tungkol sa kanyang produksyon noong 2020 finals ng conference na may stats 23-7-3 na may 1.5 steals pa sa seri nila sa 6-game talo laban sa Miami. Ang pamasa na karang seri ng Boston sa 7 na laro laban sa Raptor ay nalat. Siya may 25% lamang sa 3 sa 8 attempt bawat laro. Ngunit finals pinawi niya 52 at kalating porsyento ng kanyang 3-pointers na kuminsan hindi na ayon ng shooting. Ngunit siya ay naging locomotive sa open court at may pambihirang dribbling. Kakayaan para sa kanyang laki sa 6'8 to 20 pounds na purong kalamnan sa ika-4 na pro na niya na sa liga na pakita kapag kailangan lalo na sa playoffs. Si CJ at A may biktima ng isang pag-inquest ni LeBron at AD nito na karang playoff sa first round yun kahit na siya ay may inihintang injury mo sa parin na laro na nakagulat nila ang inagaw unang laro sa serie at may mga karagdagan ni Jones Jr. Covington para sa buong taon ng team ay may pagkataon na maging isang top seed sa West ngayong season. Kapag nilang halo ng ball handling at supreme superstar-like shot making na kakayahan kung siya ay buong lakas ay iniinda niya ang hindi mapalitan na balik. Ngunit ang play-in na paligsahan ay kung saan ang kahit may injury parang di issue dahil maganda pa rin ang nilalaro sa shooting kasama mga basket na clutch pababa sa stretch matapos silang umabante sa playoffs panalo laban sa Memphis. Siya nagbigay ng isang iconic post panayam sa laro. Sa pagbubukas ng gabi, nakita natin ang version ng PG-13 na inasahan ng bawat tagahanga. Ngunit sinabi na bumalik siya sa trainer na meron siya kanyang banggit MVP season. Siya ay tumutukoy sa noong 2019 kung saan siya ay pangatlo sa Race Award para sa likod ni Giannis at Harden. Ngunit kung magagawa niya pa noon kaya panahon na ibinigay niya ngayon na may top 3 players sa mundo si Kawhi Leonard sa tabi niya ang upunan ay maaaring maging isang seryosong problema. Ang pagbayad sa kanya na $226 million sa loob ng 5 taon ay wala na tayong magsabi doon at ang samahan ay naglalagay sa kontiwala sa kanya ay ating igalang ang kanyang mabawi ang kanyang reputasyon sa MVP at mas mataas sa listahang ito sana sa sunod na paglaranggo sa kanya. Ang bilang na ito para sa kanya ay tama lang at ganoon din sa dalawang sumunod dahil sa kung ano ang nagawa niya sa bubble na naging magaling siya ang Suns ay 8-0 record na nanguna siya. Pinakita ang kanyang Kobe Bryant isk post-up na hit game winner sa harap ni Kawhi hanggat hindi siya nag-duble. Maaari siyang makakuha ng bucket sa sinumang kahit saan saan man sa oras. Ang papatunay na siya ay isa sa pinakamay talento ng mga batang malalaro sa NBA na naglaro kasama si Chris Paul ay hindi lamang dapat na makyat ang average. Kupunan ay dapat sa wakas ay magsisimulang manalo nung nanalo sila at siya ay nasa role hitting ice cold game ceiling shots sa tulad ng inawa niya sa bubukas ng gabi. Maaari siya maglaro para sa di kalibre na season. Ang Spider ay may isang iconic na play sa 2020 na ipinakita sa Denver Nuggets habang sinira niya ang record ni Steph Curry para sa pinaka 3-pointers na nagawa sa serye na yun. Kilala bilang isang slasher, ipinakita niya na siya ang explosive 3-level na scorer sa buong playoffs kapag ang mga ilaw ay pinakamaliwanag siya ay kuminang. Utah Jazz ay pinagpala sa araw ng kanilang na-drop ang tao na ito na pag-aakit sa bayan na may pagkataon na maging isang NBA Hall of Famer. Ang mga research na nasa ilalim ng napapakain ng East noong nakaraang panahon ay malayo sa kanya ang sumbat habang gumagawa siya
ng career high sa 27 taong gulang ay ramdam na isang solidong two-way player, ngunit siya ay gilala para hindi ka panipanawalang mahirap na pag-shot sa isang malakas na tunog. Ang kanyang bagong partner sa backcourt na si Westbrook ay napapakita na ng ibang isipan na binubuo ng mga nakakasilaw ng ngiti sa court at hindi makasarili pag-assist sa court. Kaya't ang kanyang produksyon ay dapat na mapabuti dahil sa taong ito na dati sila ni Paul George na nagkaroon ng magandang ugnayan sa panahon nila. Ngayon sila si Russell Westbrook ay maaari niyang malalasan bitulad ng connection kay Brody sa buong taon. Katapos tas DC ay gawa ng kanilang uno post-season appearance mula noong 2018. Pinakamalaking kwento sa NBA noon pa. Saan mapadpad si Beard na manatili ba siya sa Houston? Magpalitan ba siya? At ano ang nangyayari sa kanya? Pinipilit ang kanyang paglabas sa Houston kung saan man makarating. Ngunit habang ang kanyang place ay nakakriticize dahil sa ISO's plays at over sa dribbling, sabihin na siya ang issue para sa team na karaang playoffs. Bobby Ross, siya ay di magkasya, parehong matalino at sa upcourt na mga bagamat na sa MVP level pa rin ang nagawa. Ang second option na si Westbrook ang magpaglaban sa shot sa floor at labis na dami ng mga attempts na ang buong kwento at argumento na sumipit na makasaril siya kaya hindi siya nanalo ng titulo na binaliwala naman kapag narinig mo sa Westbrook ay nagbitaw ng higit pang attempts mula sa field ang tao hanggang sa mahal pa kung paano ilalaro si Ross sa kabisira ng bansa. Sa ngayon, gumawa siya ng 24 threes, ginawa niya bawat laro sa talo nila sa LA, ngunit itabi ang pabaya na ni Ross dahil sa kung anong nangyayari kung kailan lamang na ito ay malino na sa ating lahat na Harden ay may isang mapagkamong katawangan na makasama siya. Ng NBA report ay nagulat na siya ay nagagis ng bola sa kanyang rookie teammate si Jason Tate sa isang mainit na palitan. Siya ay umiling ng isang trade na maraming beses na ipinangiti late sa training camp at parang napatanto na kuporan. Mahirap ayusin pa sa panahon ito dahil nakatayo na kahit na siya ang pinakadakilang scorer sa planeta at dating na tamang panahon para sa kanya. At kaya ang manalo ng isang kampeonato bilang first option. Kung ang pag-usapan ang mga mahusay na manlaro, hindi lamas sa mahusay kundi naging haligi pundasyon na sila ng mga shooting guards na buong panahon sila mga tanyang na kilala niya. Sa aking opinion, kinabilangan na unang tatlo, sina MJ, Kobe at Wade. Alam ko na ngayon mayroon kayong kaalaman sa dalawa sa tatlo sa kanila. Maliban na lang kay Wade, bigyan ko kayo ng konting idea bilang isa sa Hall of Fame. Elite bilang scorer, sub-sponsor at isang stellar defender, pero siyang explosive at mabilis sa undersized shooting guard, isang leader, all-around great guy, hindi good sa 3-pointer, maliban kung kinakailangan, isang pambira para sa isang shooting guard, clutch superstar at Hall of Famer. Till next video ulit, probably 20 minutes story beyond greatness na kung paano naging top 3 shooting guards of all time siya sa likuran ni Kobe at Jordan. Saludo po ako sa inyo mga kabra. Permission to live through.